Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk With Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to do it so because we are now growing. We are now officially 7,846 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Maraming maraming salamat. Mahal ko po kayo. I love you all. Okay, so ang pag-usapan po natin ngayon, breaking news po, breaking news. Dahil nga po si Inday Sara nangunguna na sa pagkapanguluhan. Okay, so yari kayo, yung mga kumakalaban kay Inday Sara Duterte, baka later on ay magsiluhod kayo sa mga posisyon na gusto nyo sa gobyerno ni Sara Duterte sa 2028. Yan, Inday Sara. Oh, ang una pong kukunin ni Inday Sara ay si Andrew E. Matatandaan po natin na parang ang kumuha sa kanya si Andrew E. ay si Inday Sara Duterte. Okay? Eh kaya lang po, eh syempre, napakiusapan ni Pangulong Bongbong Marcos na pwede na rin kumanta si Andrew E. sa kanya. Kaya nga po, ay napakaswerte ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaroon po siya ng kaibigan, katandem, at saka syempre, nagkaroon po siya ng Andrew E. No? Seryoso po, no? Nangunguna po, pero parang statistically tied sila ni Raffy Tulfo. Okay? Ito po, yun po yung breaking news na gusto nating sabihin sa mga kalaban ni Sara Duterte. Dahil nga po ay hindi naman biro-biro yan, eh, no? Biglang, alam niyo po yan, biglang, ano yan, no? Pag iyan umungus, no, talagang talaga dumiretso sa taas, no, ay nako, yari kayo, matapang atao ito, itong babaeng ito ay talaga parang may balls, no, yari kayo. Okay, ayun po, no, kaya po ako, kung ako kay Speaker Romualdez ay hinahinay lang po tayo, no, mas maganda po i-promote niyo na yung mga sarili niyo, huwag niyo lang pong kalabanin si Inday Sara Duterte, no. Eh, kaya lang, ayun po, no, minsan, marami po nagsasabi sa atin na marami naman po siya nagawa sa Department of Education, no. Now, si Inday Sara po ay vice presidente at may mga programa po yan. May 10 activities o projects ang vice president na kaya naman nilang tutukan. For example po, yung libreng sakay, ayan po ay isang legacy ng kanyang amain na posible pala, pwede pala na magkaroon ng libreng sakay. Okay? So, mas maganda nga. Libreng sakay mula rito hanggang Ilocsur, hanggang Tarlac, hanggang Pampanga, hanggang Zambales, at kung saang-saang lugar pa ba. No? Opo, ganun po yan ha. O sige po. Actually, tinitignan po natin yung monitor dito, no, sa isang monitor. Nakikita po natin ang bulusok na mga panonood sa atin. No? Yan, nakakaano na po tayo. Maraming salamat po, no. Kaya po, iyan na natin. Inday Sara na tayo. Yan, Inday Sara na tayo. Okay? O tapos sa Pasig, Bico Soto na tayo. Yan. Okay, sino pa ba? Ha? O yung mga ganun, no. So, susuportahan po natin yung mga susuporta sa atin. De, joke lang po 'yon. Pero siyempre, ay nako, sana dyan sa Pasig ay talagang medyo ano kayo dyan ha, ingat-ingat lang po din kayo, hindi porket anak ng artista ay iboboto nyo na po, hindi po ganun ha. Ito, dyan sa national naman po, Inday Sara nangunguna, mga kalaban niya dyan, mga ano lang, ang pinaka ano niya, kalaban niya dyan ay si Raffy Tulfo. Okay, so kung nakikinig kayo sa ating programa na matagal na panahon, matagal na po tayo nag-vlog ng political vlogs ha, 2021, matagal na ba yun? Ay, 3 taon lang pala. Pero anyhow, eh tayo, kahit anong itanong nyo dyan sa politika, alam natin yan. Okay? Kung hindi man natin alam, i-research natin, malalaman din natin yung mga yan. Oh, experience na po tayo, no? Eh, nako, kilala natin yung mga politiko na yung mga yan. Kaya nga po, no? Huwag po tayo magpapalinlang, makikinig po tayo dito sa programang ito. Okay? Oh, hindi porket nakangiti, ang politiko ay talagang gusto ka niyan. Hindi po ganon, no? Minsan magpapila yan, di ba? Para magpa-dialysis or something like that. Pero minsan isipin mo din yung dignidad, no?
Kaya po, ito si Inday Sara, mukhang okay naman. Pero titingnan natin, hindi pwedeng mukhang okay naman, basta okay na. Hindi, hindi ganoon. Dapat okay na okay. Okay? Tutulungan ko po kayo upang magdesisyon, no? Eh, ang inaano lang po natin kasi dapat sinuportahan ni Bongbong Marcos ay si Inday Sara Duterte at hindi ang kanyang pinsan. Dahil nga po, noong mga unang panahon, si Speaker Romualdez, nung nasa Lakas and New City siya, ay, at saka, noong panahon ni Ramos yan, eh, no? Hindi naman niya sinuportahan ng Marcos, eh. Pero si, ibang sinuportahan niya na Vice Presidente, ibang sinuportahan niya na Senador, eh, pwede sigurong patago na sinusuportahan niya. Pero hindi po talaga harap-harapan na sinusuportahan ni Speaker Romualdez, si Bongbong Marcos in the past. Kaya nga po dapat talaga ay si Vice President Sara Duterte ay sinuportahan. Pero tapos na po yan. No? Wala na po ang unity. Kaya po talagang ito po ang breaking news talaga. Number one, si Sara Duterte. Okay, maganda po ba yon? Sara Duterte ang number one. Yan po ang breaking news natin for tonight, for today. Okay? Oh, kaya po talaga mag-aano na po tayo ha. Oh, malapit na po tayo mag 8,000 subscribers. At saka maraming salamat po no sa panonood, sa mga advertisements, lahat-lahat na po kumbaga, no? At tayo po ay talaga medyo nagpapakita na tayo ng kulay, ha? Ay alam niyo na po 'yung mga kulay-kulay natin. Pero in the past po, bumoto po tayo, kinampanya po natin 'yan. Si Pangulong Bongbong Marcos at si Sara Duterte, no? Talagang marami po tayong na-convert na mga boto from Bicol area, no? Talagang buboto na po sila kay Lenny Robredo, pero nung pinakiusapan natin, in-explain po natin bakit hindi si Lenny Robredo, no? Ayun, ano, thousands po 'yan, ha? Thousands po ang na-convince natin from the Bicol area na bumoto, no? Binoto nila si Bongbong Marcos kesa kay Lenny Robredo, no? Pero tayo, hindi po tayo humingi ng posisyon dyan sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Basta lang, no, sinuportahan natin siya at saka mga programa niya sa lipunan ngayon. Pero sa 2028, syempre, mag-iiba na tayo ng presidente at yung kung sino ang i-endorso ni Bongbong Marcos ay titignan natin kung doon tayo. Pero nakakalamang na po si Sara Duterte. Dahil nga po, tingin natin, qualified naman siya. At saka syempre, sinusuportahan din naman tayo ng kanya mga kapanalig. No? Pero ibig ko po sabihin ay, siya po, as of this time, siya po pinaka-qualified at pwedeng manalo pagdating ng 2028. Pero syempre, sa tagal ng panahon, mag-iiba at mag-iiba pa rin yan. Pero hanggang ngayon, sinasabi po natin, may inclination na po tayo. Okay? Sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.